Isang magandang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat mga kababayan at sa aking mga kapatid. Ngayon magsasagawa ko ng isang survey regarding sa graduation day. Pero ito, kakapanayamin natin ng isang educator dito sa Commonwealth High School. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? Ma'am Legaspi. Ah, okay. Teacher po kayo sa anong subject? Filipino. Ah, okay. Filipino. So ano po sikreto sa inyo ng nakabibiganing kagandahan, ma'am? May ganun pa? Wala lang. Alagaan ng sarili, ganyan. Nanay ng lima. Ah, okay. So sa una nating katanungan, Ma'am Legaspi, gaano po kasi sa pakiramdam na makita niyo po ang mga estudyante niyo na napapabuti ang kanilang buhay ng dahil sa edukasyon? Ay, syempre, natutuwa ng labis, di ba? So, dahil sa kanilang pagpupursige na makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Na nakakataba ng puso. Lalo makita mo yung mga estudyante mo na professionals na, di ba? At saka ngayon, di ba, makikita, ngayon, graduation ng, ano, ng senior high, di ba? Tapos, hindi kami nakikita ng face-to-face. Tapos, nakikita ko sila ngayon na magtatapos. Tapos, makikita sila ng na personal. Tapos, matutuwa ako kasi natapos na nila ang ano ang senior high nila. Mag-uumpisa na sila patungo sa magka-college na sila hanggang makatapos sila. Tapos, hanggang makatapos ng college ay makapaghanap sila ng mga sarili nilang trabaho. Napakagandang kasagutan, Ma'am Legaspi. So, gaano po kasaya maging guro, ma'am? Ay, sobrang saya. Passion ko ang pagtuturo. At saka kahit ano, ipalit pa siguro, sabihin na kung hindi ako naging guro, anong maging profesyon ko, parang hindi na pagiging ina na lang din siguro. Kasi ang pagiging guro, nasa puso mo, napakasaya. Kahit kanong hirap, di ba ngayon nakaranas tayo ng pandemya, hindi tayo nag-face to face, sobrang hirap. Lalo't hindi kami sanay sa mga, hindi kami teki, ganon, isa ako doon. So, ano, masaya, maging guro. At maturuan yung mga bata. Napakagaling na kasagutan, Ma'am Legaspi. So sa sumunod nating katanungan, bakit po mahalaga na itanim sa puso at isipan ng mga mag-aaral ang kahalagaan ng edukasyon? Okay, bakit kailangan? Kasi, okay, unahin natin mahirapan ka sa buhay mo kapag hindi ka nakapagtapos. 'Di ba ngayon, napapansin mo anak, kahit hindi ka tapos ng high school, ay mahirap kang makahanap ng trabaho kasi hinahanapan ka ng certificate na ikaw ay nakapagtapos. Okay, so kailangan itanim sa puso ng mga mag-aaral natin 'yon na mahalaga sa buhay ang edukasyon. Napakagaling na kasagutan, Ma'am Legaspi. So sa sumunod nating katanungan, bakit kaya edukasyon ang solusyon sa panglobong kahirapan ng ating bansa? Oo, kasi stop mo nga muna ba? Tinatanong mo yung ganito. Sa pangatlo nating katanungan, bakit kaya edukasyon ang solusyon sa panglobong kahirapan ng ating bansa? Okay, so dapat alam ng mga kabataan yun na sa isip nila na ang solusyon talaga, kasi mag-umpisa sa mga kabataan, di ba? So ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. So dapat nasa isip nila yon. So ang solusyon ay ang edukasyon kasi kung wala kang natapos, mahirapan kang makahanap ng trabaho. So lalo na, mag-abroad ka, hindi ka naman agad-agad tagapin kung wala kang natapos. Napakagandang kasagutan, Ma'am Legaspi. So, sumunod nating katanungan, ano pong motivation ang maibibigay ninyo para mas lalo pang pagbutihin ng mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral? Okay, ang magiging motivasyon ay yung i-aim nila na magiging mahirap ang kanilang buhay kapag wala silang natapos. No? Na magiging successful sila, makamit nila ang gusto nila, yung hindi nila nabibili sa ngayon, maaari na nilang mabili, o lahat ng gusto nila ay makukuha nila kapag sila ay may sarili ng trabaho. Napakagaling na kasagutan, Ma'am Legaspi. So sa sumunod nating katanungan,
Ano po bang instructional strategies for teaching para sa inyo? Okay, sa panahon ngayon, marami tayong ano, 'di ba? Maraming instructional strategies. So, dahil hindi tayo face to face, tayo ay nagtuturo online. So, dapat yung mga computer na gamit ka ng mga materials na gamit ang internet. 'Yon. Kasi hindi pa tayo face to face. Okay, nak? Okay, napakagaling na kasagot, Ma'am Legaspi. So bakit po kayo mahalaga ang paggamit ng instructional strategies for teaching? Mga modification, accommodation, technology, mga ganon. Ay, parang madali. Madaling matuto ang mga kabataan. At saka yung mga kabataan ngayon, 'di ba? Mga high-tech na sila. Mas magaling sila sa teknolohiya. So mas madaling matuto ang mga bata kapag tayo ay gumagamit ng mga instructional strategies na suited sa kanilang kanilang kagalingan. Napakagaling na kasagutan, Ma'am Legaspi. So kaway-kaway na po kayo.